Kaya i-trace ka man yung pagkansikulo na ito rin kasama mo tumagtuwan and sa first one, actually, the background would be include lang na po ang pagkakristo na ni Joseph at isa sa prison. So sa 39 yun na, kung ano naman tagbasa na, ang sa tagtanaw sa lesson o mga principles na itong makuha, itudlog sa ginawa na ito diyan. So chapter 40 na lang ang nasa pasahon, ikan sa verse 1, taman sa verse 23. Again, pagkubag ko pagbasa, katuling mo on. Anong sa inyong Bible, makasulti kami. Amen. Okay, verse 1, ako magbasa, kamo sa verse 2. The Bible says, and it came to pass after these things that the butler of the king of Egypt and his baker had offended the Lord, the king of Egypt. And the arrow was brought against two of his officers, against the chief of the butlers, and against the chief of the bakers. And he put them in war in the house of the captain of the guard, into the prison, the place where Joseph was bound. And the captain of the guard charged Joseph with them, and he served them, and they continued the season in war. And he dreamed both of them, each man his dream in one night, and each man according to the interpretation of his dream, the butler and the baker of the king of Egypt, which were bound in the prison. And Joseph came in unto them in the morning, and looked upon them, and behold, the place was sad. And he asked Pharaoh's officers that were with him in the ward of his lord's house, saying, wherefore look ye so sadly today? And they said unto him, we have dreamed a dream, and there is no interpreter of it. And Joseph said unto them, do not interpretations belong to God. Tell me them, I pray you. And the chief butler told his dream to Joseph, and said to him, in my dream, behold, a vine was before me. And in the vine were three branches, and it was as though it budded, and her blossoms shot forth, and the clusters thereof brought forth ripe grapes. The Pharaoh's cup was in my hand, and I took the grapes and pressed them into Pharaoh's cup, and I gave the cup into Pharaoh's hand. And Joseph said unto him, this is the interpretation of it, the three branches are 3 days. Yet within 3 days shall Pharaoh lift up thy hand, and restore thee into thy place, and thou shalt deliver Pharaoh's cup into his hand, after the former manner when thou wast his father. But think on me, and it shall be well with thee, and show kindness, I pray thee, unto me, and make mention of me unto Pharaoh, and bring me out of this house. For indeed I was stolen away out of the land of the Hebrews, and here also have I done nothing that they should put me into the dungeon. When the chief baker saw that the interpretation was good, he said unto Joseph, I also was in my dream, and behold, I had 3 white baskets on my head. And in the uppermost basket there was of all manner of baked meats for Pharaoh, and the birds did eat them out of the basket upon my head. And Joseph answered and said, this is the interpretation thereof. The 3 baskets are 3 days. Yet within 3 days shall Pharaoh lift up thy head from off thee, and shall hang thee on the tree, and the bird shall eat thy flesh from off thee. And it came to pass the 3rd day, which was Pharaoh's birthday, that he made a feast unto all his servants, and he lifted up the head of the chief butler, and of the chief baker among his servants. And he restored the chief butler and his butlership again, and he gave the cup into Pharaoh's hand. But he had the chief baker, as Joseph had interpreted to them. Yet did not the chief butler remember Joseph, but forgot him. Diyos, magpanalangin sa iyong bulong sa mga kapanikol, mga kapo sa kanya. Mga ito ng mahan, salamat kayo sa padayan mo, paghatag na mo, ugi kayo na kami inoong kamatuod sa mga pagtuo, sa mga pagbasiba, kaya sa spirito sa kamatuuran. Salamat sa presensya sa mga katusakang pagbibigay,
kaunay nagkatod nila ako ng paglay kumanan, kaunay na ipatayang naguyo, sila nagkasakit ng buhis. Ubuti ko na yung kulong, pagkatong nagkaroon, kuyo, umuhang pagtapang for Holy Spirit. Ang kasikasi ko na mong kaya nang saktan ng mga Espiritu. Mahalo ko ka. Kuyo na po kinong magkatudlog, magkatutok, yung mga kanakan, pagkadayon, palambo, sila pagtuo, pagsali, kasino. Tapangin ko, nung ito kino, ikaw ay mag-a-fix sa tanan akong itinanggal. Nauna, kasi, kanilang gawas kong baba, sumala sa inyong katuyuan, sumala sa paglambo, sa kuspahan ng sinabuhi sa inyong mga kanakan. So, kung may mga lamang sa sala, na may yung reason ni pag-bless sa mahal, pagpadayon kino sa iyo, amin, nung ibig sa inyong amin, nagubukan. Nangyay po sa inyong tama, salayin kay kapong itong lamahan, dahil ay miwan, salamatan na itong mga kapag, na hindi lamang sa manangalan ni Jesus. Amen. Ikaw mo pa rin yun. So si Joseph, alin pa na muna, kung yung mga may hunduman sa chapter 39, bumun kay nagtinguha si Joseph, ang choices ni Joseph, tanami para malipay ang Diyos niya. Ano ba yun? The Lord was with Joseph. Ang Ginoo nag-iugan ni Joseph, isang asa siya, nakot siya sa balay ni Pero, ni Potiphar, nakot siya sa prisuhan. Ang Bible nagpalagi siya ni The Lord was with Joseph. So, tumal kaya Ginoo na kay Joseph. It is kanang itawagin ka namin na ang tao ka rin, makitaan mo na naay magtrabaho sa Diyos, ito yung may mong ipanalaginan sa Ginoo. So, the Lord was blessing Joseph. Nagbibiya, naliwas si prosperous man, ilitan siya, galing everything that put his hand into. Yun ang Bible. Tanahan niya yan ni Moon, panalaginan sa Diyos, at isa ng mga tao nagpalikot niya, ipanalaginan sa Ginoo. Kung ay inana ang resulta kung magtinarong sa kastuhan nun. Hindi na yung ikaw ay panalanginan sa Kino, isa ng mga tao nagkalimutin mo panalanginan sa Kino. Ikaw, kung yung sa inyong pamilya o ang mga tao na ay nalabutan sa inyong mga pinabuhi, maangin sa inyong mga pagtinarong. Disignan sa inyong ang prinsipol, kung magpinuwang sa ka, hindi na ikaw ay mag-antos. Isa ng mga tao ng kalibutin mo, hindi ko sasako sa inyong mga pagpinuwang. So now, si Joseph, kung ka na, hindi ka sa sinuntanan, not the promise ng Kino niya, God was so, ang sovereignty ng Kino was very evident sa life ni Joseph. Until, ali ka po, na he was on in prison. O na, isa na asa sa prisuhan, isa kung sa kapait na sitwasyon, wala kaya nakakita ni Joseph na nag-murmur. Wala nakakita ni Joseph na reklamo o nag-inday ng ilo o naglaro siya sa iyong kayutan. He wasn't bitter about life. May muna lang, he continued to show na isa kung sa kaya ito niya, God is good. He know how you good. So, kung inala ng kayutan niya, tumuli akong ibutang niya sa akin. Ang tao na rin, kung tinaroon sa Ginoon, sa kasa, pagkasal, sa kayo may tapotin mo, nothing can put you down. No man can put a good plan at a good plan down. Nobody can put a good plan down. Isa kung sa pa, ungratefulness, di mo sa mga tao ni mo, nobody can do the good man down. Pag tinarong ka niya sa Kino mo, dinitimahin mo na dito ka sa bus. Ganito, naakad ni Diyos na mo uphold mo. Naakad ni mo uphold mo. Pero ato sa kanao ng background ni Joseph, ang kanao kay Neta mo niya. Always remember this, that God uses our adversity for our benefits. Kanintanan na mga tiyatubar na ito, kanintanan na ito ng mga kalisod, ginagamit ni sa Diyos na ito, hindi
para sa atong pagsakit. Dili ni dali atong mga mistakes, even our mistakes, they are not for our for us to suffer. Dili ni para imuhon ta kalaot. They are all designed para sa atong beneficium. Para hindi sa atong kaayuhan. Kinahanglan ka ba nung nagkabutanaw, kabalunan ka ba dawag ni Pastor Craig? Mauna yung nagkabut ni Joseph. Joseph is saying life, not saya ang present circumstances. He's seeing life according to the promise of God to him. So mahala sa saan sa tinuhon niya, diyan niya itanaw ang kinabuhi. Kung ikaw ang isang buha sa kapisuhan, wala siya nag-yaw-yaw, wala siya nag-murmur, wala siya nag-bitter sa kinabuhi. Pero kung kailangan mas siya pag-uwi, nakabantay, kabantay ka na statement niya, nakita niya ang father, ang paper, kung walang masaktan mo. Pero na statement niya na one day, in chapter 4, sa verse 7, na nabantayan niya ang mga officer ni Pedro. Opay ng buol. Opay ng buol ba? Kung ikaw ikaw ang tanawin ng kaintana, no? May pasaptan na ninyo karoon. Kanin ikaw ang chief father o kanin chief baker. Sa ilang panahon mga noted din ng mga tao, nagilan ng mga tao. Karoon, nagka-problema na siguro sa pagkaon ni Pedro, isapos Pedro, ipang-prison sila. Kay kanin chief father, cup-bearer niya siya. Huwag pasabot, maupin siya, huwag personal assistant ni Pero na kung naagay ang kaon, ihatak ang Pero siya sa iyong pinaw. Kung poison, na-poison ang kapakaon, ang unang mamatay na ng cup-bearer. Kanang ipinaw, kung naay, atagat ang pagbuhay ng ang Pero, ang hari, na imatag ang kopi sa hari, o whatever, siya kung nasa ipinaw, anak, usap ihatak sa amin. So, kung yung tanawang, ang iyahang close ni sila sa hari na ang Israel, isang kalimasawa ni muna na nalabasin sa Bible, kabantay mo sa panahon ni Nehemiah, Nehemiah was the cupbearer of the king. Mag-istorya na sila na ang Israel close na sa hari. So, na-trust na natin sa butler, sa cupbearer. Pero ang tanawang na, kung ang problema sa pagkao sa atin, ang naitabunin na mapriso ni Buha, mapriso ni o nagtihan ko sa pisuhan na mga note ng mali dito sa pisuhan kung inyong tanaw galing mga tawanan dito ang ipag-ihasa pero iso na ni Joseph ay pasok ng sa kasa kay mga note ng mali ang naita mo para sa ito ang panahon kung karoon kailang mga kongresman na sinador mga piso di ba ang pisuhan ng rasa hotel sila sa tanaw gihipong servant nila si Joseph. Si Joseph ay picture nila. Kung si Joseph kabantay ka lang, sige, hindi ka bukong ng mga nao, ng mga tawana. Ano ba? Kung yung tanaw, si Joseph wala ang gamitin na may kagulanan. Si Joseph, he was trusting the promise of God. He was not, kanang itawag, trusting on his present circumstance na dito at ang circumstansya, kaya ay siguro ko kahit ang circumstansya, alakot ko na ako. Dili yun ang pangunahuna ng Joseph. So, dito po, kaling duha, kaling butler, o kaling baker, dito din ang kaso, o nang ipautala ni Joseph na ay, sige mamugagun, nang sige mamugagun. So, may ilang dagwal, mo'y nani ang mugagin siya sa Pesuano ng sabot. Ay tungod sa sovereign isyo o sa tao na wala yun, raro reaksyon sa iyo. O, ang dinagin siya na ito, the world, buwi ka man sa Pintas, isulti ang Pintiyana. The peace that passeth all understanding shall keep your hearts and mind in Christ Jesus. Kung tinuod ka na nagsalig sa Diyos, bakitan siya yung confidence. Na kasi yung confidence mo show. Kung ano yung kapagay ko siya. Now, in other way, daming na-encounter, it might be by chance, or it is just an accident ba o naanin ko si Joseph. Pero in all of this, pinamang nasaktan ako, nandito'y mawala,
na naay Diyos ko sobrang. Na naay Diyos na tutula sa tanan. Naay Diyos na nakita sa tanan. Uba na nga in Psalm 32 verse 23, always remember this, that the step of the good man are ordered by the Lord. Everything, basta mang tinarong ka sa Diyos, magpahimuot ka sa Ilohe, magpahimuot sa Ilo, isa kung sa manggaling ang naitabot mo, is ordered by the Lord. Tinuho ko yun at kahimutan ka. Tinundumin ko na. Only in every minute, detail, ginagmay na ditangis si Ilohe sa itang mo tagaroon. Pero I tell you, kahit plano, kahit tuyo, ang Diyos sa hangin. Kaya ang gagmay ng mga unong na mo ah, identity lang yun, or by chance lang yun, to meet people, or i-allow sa inyong inyong anak, sitwasyon, God has it for us forever. It's all included in God's plan. Ang pinasaplan sa inyo. So, wala ko na ito ko ni Joseph. In fact, this butler and this baker. Mali siya'y mga chief na mga responsable sa pagkaon kanan sa libero. Now, inaaral, ako sa tanaw, kung saan din ang tapuan ng chapter 14. Kaya chapter 14, dali mo makita na God is preparing Joseph for something that is greater in fulfillment sa iyong promise kay Joseph. So, ano yung sitwasyon na si Joseph isa kaasa sa kunsa kakakain, dahil mo makita ang iyahang character na even when Joseph was in prison, even if Joseph yung tanaw, hindi siya dapat dito. Pero he continued to be showing a character kaya kinaiya na makakalipay sa Ginoon. Huwag mo na importante yun, kaya na itong character, itong personalidad, pilihin na natong ipakita, pilihin na natong tagupan. Pero ang atong kinaiya ng mga nanay, kagaya, gawas mo na. Kung maulis si Joseph, kita niyo sa isang nakasing na tao. Tingnan natin, ang dami ko, sa ato na, na sige magkaguon ni butler o kanyang baker, so yan, ipamutang sa may problema ng luha. Nano mang naangoy, nagway na imanuhin, ano yung mga tao may niloon, ito yung manuwing naon. Makatulima gali, makatulima yun, sa'yo, mga angin patupan. No, pero ang Kristohan, ang problema ta, hindi yung problema, pero there is always a reason for us to smile. Amen. There's always a reason for us to be joyful. Ano tayo rason na yun, isang kung saan ka kapait ng mga mabili. Pero ang dango, may tungod, dango sa kapel, na ano ko na yung bayan, na ano ko na yung grades. Dahil puno kaysa ng tanan ay nagkahinog-hinog na. Pero sa dami mo sa mong mga kapbearer, naalaw si Elkamon ang kap ni Vero. Iyan isalo ang ripening grapes. Dahil iyan din ihatag sa kamot ni Vero. Inani ang picture sa dami mo sa kapbearer. Pero para sa mga Egyptians, always remember this, ang mga Egyptians, mga grabe na sila ka-superstitious. Mga Egyptian, grabe na sila, daghan kaya sila bituhuan ng mga ginoo, daghan kaya sila bituhuan na itungod sa tradisyon. Tanan halos mga pangita mo ilan natakal interpretasyon. Samot na itong dagbog. Pero, kapalo sila nga, kung magdampo sila, hindi kita mo nga nagdampo lang na kay Sulta sa ilang pangunauna. Kung hindi na alignay interpretasyon ng labuha. Sa siyensya, ngayon, sa psychology, ang dambo, by product of the subconscious mind. Sa psychology, nakitawag na siya, na kung naaray kayo sa hindi mo na hunaon, usahay, wala pa yun na, pero na-store na sinong subconsciousness. Karoon, inikatulog mo consciously, di po yung imong consciousness, ang magpunan, ang maglihog sa imong ulo, yung subconscious na apart sa imong brain, sa imong mental capacity. So, kung na magdampo ka, katong mo na-store sa imong subconsciousness, muna yung mamali. Kung na magdampo ka,
ilikao, gambuo, mga kumutrabaho, it might be you're having problems with your work. Subconsciously, you want to be stores, 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 consciously, you want to be stores, pero mabalik na when you sleep, kayo mo consciousness, pupuyo naman, kayo mo brain, hindi na umulong ang function. Padayo na, oh, it's a pero when it comes to your spirituality, kung hindi mong tanaw, nalit tanaw na, di rin mo makita, nagibuk, ito yung tutalan sa Diyos, by chance na meeting, ano yung mga tao. Kaya gusto sa ilo, mga kalimang na tao na would be an instrument para kay Joseph. Si Joseph, hindi pa lang yung gusto makakita na, o hindi pa lang yung siguro makakita si Joseph na, pero gusto siya na magawa siya ng kayutan. Pero kung once again sa ginawa kay Joseph, nakabalo siya ng interpret, so yan interpret ng labo. Tignan niya, yung anong may kapuli mo. After 3 days, Sir, Kapere, ang habit, ibalik na ako. At ito ba lang si Joseph na mag-birthday ang pero? Pero siya in 3 days, ibalik ka sa inyong original na trabaho, ibalik ang trust ng pero mo. Dahil tanawa ang statement, ito na makasahan niya siya. Sir, ipapalik ka niya ka. Ayun, ganyan ang kalitihan. Ang nauna ni Joseph, bisag makagawas ng sasapisuhan, bahala di mo kung siya pahina sa panahon ni Potiphar, na di mo kung siya nakabata. Sa kabere, okay na niya, basta magagawas ng sasapisuhan. Inana na pangunaw na probably ang naa kay Joseph. Pero ay basta, isa may magpungubod na mamunahuna din siya, may mo siya trusted ni Pero. Iyahala ko siya magagawas, hindi kasi niya kaintang. Pero nung pagpanginaw sa baker, nakikindot ang interpretasyon niya ang dalbo. Iigod ko na yung baker, ako saan na ako'y dalbo. Iigod siya, ako'y dalbo ito na rin. Kalaw na na itong kapasit na patong-patong sa ulo. Daghan kayo yung mga pagkaon sa kapatong-patong sa ulo, dahil daghan kayo yung mga langgam na nabo. Kaling mga langgama, ang gibo, yung ipa, gibo, o kaon, pagkaon sa sunod sa basket sa kuwakulo. Kung saan na, tignan niya si Joseph, tinahalo niya yung dagko. Tatulong ka daw, hindi ka karoon magawas ka din pero di tayo yung kasabi. Di tayo yung ka. Ay, alam na magyan pa daw si Joseph, makakaroon ka ha. Gusto ko sa interpretation. So, okay, kung tanong, pili ba, dawa ko nila, as okay siguro, sinuod, pero di mo sila yung assurance na matuman. Kaya interpretation naman. Pero sa lihang na ito po ang talan na kita yung after 3 days, ito nang bayaulay. Ano ha? Dari di mo makita, when God promises, He is the one putting all details in pinabuhi into His proper place. Yes. To fulfill His promise, He will be the one putting everything para mapulfill na. So, ang naitabo, in verse 19, yet, verse 20. And it came to pass the third day, which was Pharaoh's birthday, now a birthday to Pharaoh, that he made peace unto all his servants, and he lifted up the head of the chief butler and of the chief baker among his servants. And he restored the chief butler unto his butlership again, and he gave the cup into Pharaoh's hand, but he had the chief baker as Joseph had interpreted to them. So, later on, ang baker na bitay, ang cupbearer na restore, sa iyo na ang pagkabuta, baker na supposedly na cupbearer. Now, inunahin kayo ito, talawa sa verse 23. Verse 23. Pagka-restore sa cupbearer, ino ang bayo ko sa? Nakalimutan ko si Joseph. Joseph was forgotten. Balik siya, sir, sa akin, pero para wala nangyari, kung wala kay Joseph, ngayon na yung mga matito sa Christmas.
will be very disappointed. Kung ako, I will be very discouraged. Kung ako, I will be bitter with life. But sino nyo? Mistreated ka sa iyong maisuon? Ipasanginan ka sa inuukod mo mo? Karoon, nakapanood ay tsansa na inuukod na may kaugit, kalimitan ka rin ka. Kapag ka, ino ang Bible, it is within 2 years, usap ka na inyong duman sa chapter 41, usap na inyong duman, usap na inyong tao sa chapter 41. So, in that span of 2 years, si Joseph ikalintan. So, it was very discouraged, it was very disappointed, but I tell you, with that promise is good, inahanap ka sa putali, na he will be upholding you, he will be holding you, and he wants you to conquer your disappointments and your discouragement. Gusto sino, iyaw ang i-fulfill yung promise sa iyo, pero you should learn how to conquer your disappointments and your discouragement. So, ako nisahe karon, because nobody can put you down, you have to have this attitude and this mindset. Conquer all your disappointments and your discouragement. Natural na na, ay mga panahon may disappointed with people. Ay mga panahon may discouraged ka sa mga tao, may gino niyo, naging sabot, isa sa aral ka, pagkauman, pararang wala. So, hindi alam, dipalaon ka, pagkauman, ikaligtan na dahil ka. Ipasakitan ka, kauman ka kakasakit, imuang ditabangan, imuang kuyukan, and everything. Pagkauman, ingon lang puyo. Why is that that easy? Dili-dali na ma-discourage kay ginagawa ng sitwasyon. Ikaw, Ben, na ikaw na lang usa, dahil kasi yung pamilya, karoon, napasakit lang yung kag-rape. Napriso ka na sa prisuhan, chance na ang tabi mo, na aron makagawas ka, na anong tayo, chance kay nanay, inilang na tao, napili mo tao, inaatulan, kapalong kamutaon sa inyong mga discouragement. Inaatulan, kapalong kamutaon sa inyong mga discouragement. Pero sa akong nakapataon, Pastor, yun sa manito, sir, the first thing, ingon namin ang tingatan ng kapasaktan. You have to conquer disappointments and discouragement. People may forget you, but you will not be forsaken by God. Kalimtan ka sa tanang mga tao, pero gilid ka sa daan sa iyo. Amen. Always remember this. Gilid ka sa daan sa iyo. Amen. Inunari ang iusa ni Joseph para daw ang iyahang disappointment sa discouragement. The first thing, he was focused on serving. Amen. Amen. Inunari siya sa prisuhan, tanawa, sa iyan ni Imo. Inunari ang bago, pag nasinaligan naman siya sa keeper sa prison, karon nakapay bagong pasok. Ang bagong pasok, puros ni mga lagong tao, puros ni mga inila, puros ni mga amo. So, ang naita po, hinihinan sa captain of the guard, Joseph, ikaw may bahala ang buha, ikaw may danger ni. So, ito na Bible, dalawa sa verse 4. So the captain of the guard charged with them, Joseph with them, and he served them